Okay guys, magandang hapon sa inyo lahat. Welcome back to our virtual meeting. And I hope you are all well and healthy and excited for today. Okay. Kahit hindi na excited, basta well and healthy kayo. Malaga yun. Andyan ba kayo? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Dito po. Yes, sir. Opo, sir. Ito pa, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so, share tayo ng screen yung mga nag-chat. Go. So, recorded ulit to. So, careful tayo sa ating mga sasabihin. Wala mo share dyan ng mga video feed nila. Para naman, ano. Okay, I hope you see what is on my screen. And for this afternoon, we will be talking about for our next activity. Last two remaining activity na gagawin po natin before tayo mag-proceed sa ating midterm examination. And for those individual who submitted their last activity, activity number 2, who do well, yung mga pinost ko po na mga names ay subject for, ano yun, subject for exemption. Okay, exemption, pwede sila ma-exempt sa activity na to if they like, okay? You have your option. Ma-exempt kayo sa activity na to, or gagawin nyo itong activity, last two activity, and then gagawin nyo pa rin yung best nyo, and then ma-accept kayo sa midterm exam, okay? So, ayun, so gagawin nyo yung last two activities para ma-exempt kayo sa midterm exam or ma-exempt kayo for today's activity or for the next activity. Nasa inyo yun. So, hihintayin ko na lang yung submission nyo. But anyway, I am so happy sa mga nakita ko na mga submissions na activity, especially sa IT32, okay? Sa IT32, sobrang daming maganda. So, shout out kay Mark, kay Pagaran, kay, and then shout out kay, sino pa? Si ano? Si, kalimutan ko name. Si Andrew. Okay, si Andrew Mercado. Ang ganda. Okay. Si Mamangon, maganda rin yung gawa niya sa activity number 2, yung unggoy. Okay. And many more. So, for today's is we will be talking about buttons, okay? So, magde-demo tayo kung paano natin gagawin yung buttons kasi iikot lahat yung mga next activity natin sa paggawa ng mga buttons or sa paggamit ng mga buttons, okay? So, on my screen, I have here an example of an open canvas, and gagawa lang ako ng simple buttons. Ayan. So, ito yung gagamitin natin. Pili tayo lang ng kulay. And maybe some gray. So, okay lang ba yung size na nakikita nyo? Fit to window natin. Okay lang, sir. Okay, yun na yung laki. Anyway, so okay. Gawa ko ng... Oops. Create ako ng new. And
Pili lang natin to. Create na tayo. Okay, mag-draw lang ako ng ganyang kalaki. And, kunwari ito yung button ko. So, ang button natin could be in any shape. Okay? Pwedeng sariling vector yung buttons natin. So, kukonvert ko lang po ito. Shortcut F8, convert to symbol. Pakimute po. Okay, convert to symbol. And then yung option ko po dito is button po yung gagamitin natin. Pangalanan po, alagyan po natin ito ng pangalan, ng instant name, instance name. So, like for example, BTN1. Okay ko lang to. And of course, automatic na sa library na po natin yan. Kung i-check po natin yan sa properties, ito po siya. And then, ito po ay wala pa po siyang automatic na instance name na variable. Yung dito lang po yung button name lang po yung nalagyan natin. So, pag lalagyan natin ito ng script inside, action script, kailangan meron tayo dito. For example, button 1. Okay. Yan. So, dapat laging may pangalan tayo dito. So, since button na po siya, what we could do here, you could double click. Double click po natin. As you can see, medyo nag blur out po siya ng konti. Nasa loob po tayo ng scene. Pwede po tayo bumalik. Okay. And again, double click ko po siya. Okay, and then pwede ako dito sa over o pag ino-hover ko, nagbabago yung design ng button natin. So, ang gagawin ko is pwede ako mag F6 dyan. So, F6 para copyin ko yung frame na sa kasalukuyan, nasa second frame ako ng aking button. And then, what I would like to do is papalitan ko ng kulay itong part ng button na to. For example, green. So, green. And then, mag-F6 ulit po ako. Then, sa F6 ko ay, oops, dito pala muna. Lalagyan ko ng text. Pwede ko lalagyan ng text. Nasa over pa lang ako, ha. So, pwede ko lagyan ng text to. For example, abribab. Eh, palit lang natin yung kulay. So, lalabas lang to once na nag-hover tayo. Pwede nyo lakihan pa to kung gusto nyo. Like 120. Ayan. So, anong kulay yung design. Okay. And then, copyin ko tong frame na to. Pwede tong copyin, copy frame. And, pwede natin paste dito. Paste frame. Ayan. And then, sa down, pwede natin palitan yung kulay. So, for example, this one, maybe palitan nyo ng red. And this one is maybe palitan ko ng blue. Okay. Ayan. So, ito yung sa normal natin na button. Pag nag-over tayo, ito yung makikita natin. And then when we hit it down, so ito yung lalabas. So, pwede na natin dito i-copy itong frame na to para sa ating hit na part ng button once na kiniklik natin. Okay. So, pareha siya. So, ngayon, lalabas ako sa scene ko. So, very simple yung button natin. So, if I control alt enter natin, so, ang output would be this. But when you hover is you have your name. And then when you click, so, nagbabago po yung ating button. Okay? So, ganyan kasimple yung paggawa ng buttons natin sa ating action script. Okay? So, now, for this examples is na-apply po siya sa ating next activity. Which is for this activity is ito siya. Okay? So, gagawa po kayo ng apat na buttons or limang buttons sa activity na gagawin natin for this week's 50 buttons. So, for example, itong button na to, once na i-click po natin to is meron po siyang lalabas na favorite object nyo or favorite character ninyo. Okay, bahala kayo dun sa character na ilalabas ninyo kung ano mga character. So, kung titingnan nyo dito yung timeline ko, I only have two layers. Yung first layer ko is a button. So, i-hide ko lang to. Okay? Yung buttons ko is na nag-iisa lang yung keyframe. In-extend ko lang dito para sa ibang frames ko ng aking content. So, sa content ko naman, sa frame number 1, so, ito yung default, si Captain America. So, pag sa frame number 2,
tatawagin ko tong frame number 2 once nakiklik ko tong button na Batman. And then frame number 3, so si Thor. And then sa frame number 4 is Wonder Woman. And then sa frame number 5 would be this one. So every time na kiniklik ko to, ito yung lalabas itong mga character na to. Okay? So try natin i-play itong example natin. So lakihan natin. So ayan, so pag i-hover po natin to, so lalabas, ma-highlight yung button na to, for example. And then this one. So once na i-click natin, okay? So lalabas yung character natin na favorite natin. So si Thor, and we have here, and you have this one. So ito yung example natin. So paano natin nagawa yung sa buttons natin? Of course, may kaakibat yan, action script. Meron tayong command para magawa ito. So ang action script natin ay dito po nilagay sa aking menu. So right click lang, action. So basahin natin ating action script. Okay. So I have here, in-stop ko po siya, meaning nag-stop ako sa frame number 1. Okay? Sa frame na to, in-stop ko para hindi mag-continuous kasi kung wala akong stop, magpe-play yung frame 1, frame 2, frame 3, frame 4, hanggang frame 5. So, didiretso, didiretso at didiretso yun. Parang GIF yung datingan. So, meron akong stop dyan. So, ngayon, I have here display to Captain America. So, ang command natin is, kinol ko po yung gumawa po ako ng function, okay, at kinocall po natin add event listener mouse event click display captain, display captain, ito yung function name natin, display captain, and then function display captain go to, go and stop to frame number 1. So pag ito daw i-click ko itong button na to, so menu thumb button 1, so sino si menu thumb button 1, so kung i-check natin ating buttons, ito, titingnan natin sa properties, ito po. So, ang pangalan po ng buttons niya ay BTN1. Menu, thumb, BTN1. So, this one naman is BTN2. And this one is BTN3. And this one is BTN4. And this one is BTN5. So, balik tayo sa ating action script. So, sa script po natin dito, BTN1, so, poproceed ka sa frame number 1. Which is yung content ko sa frame number 1 ay this one. So, si Captain America. Okay? And then, pag nag-proceed naman po tayo sa display Batman, so BTN2, so proceed to frame number 2. Go and stop to frame number 2. So, ganun lang kasimple. Very simple lang yung command natin dito. Basic lang siya. So, BTN3, and then frame number 3, and then BTN4, and then BTN5, go to frame number 5. Okay? So, ayan. So, however, so simple lang naman to. So, meron tayong papakita na ibang example. Ito po yung sa ating Google Drive. Okay? So, ito yung example sa Google Drive natin. Bahala kayo sa mga characters nyo as long as lalagyan nyo ng animate yung character nyo. So, for this example, ay this one. Okay? So, ito yung default ko. Okay? So, meron siyang sequence of animation sa loob ng frames. And of course, meron tayong this one. And then, I have si Hulk. And I have here, Minato. Di ko nahanap yung gawa ni RG last year eh, kasi ang ganda nun. Si Itachi yun na may lumabas na uwak sa mata niya. Sobrang ganda. Tapos, si Minato naman nag-rasengan yung kaaway niya si Obito nung pinanganak si Naruto. So, sobrang angas. So, di ko nahanap. So, di ko nakalkal yung files ko. Anyway, so, ito yung activity natin for this week. Okay? Second to the last activity for the midterm. So, mga buttons natin. So, bahala na kayo sa character nyo. Again, pwedeng minimum apat lang. Apat lang yung nandito. At least 4. Okay? And then, this is laboratory activity number 3 natin for the meeting period. Then, this is quiz number 3 again at the same time. Okay? So, ayan. So, ito yung instruction natin. So, the, or manual, or step-by-step instruction natin
So design layout, ito yung your buttons, and then sa frame, so ito si Nina to na ginawa. So from frame 1 to frame 11, frame 18 to frame 15, then 31. Si Hope, other examples. And then I have here also this example ng command. And yan. Okay? So I hope you would be able to follow this one. Okay? Para sa laboratory activity number 3 natin. Okay, question muna sa laboratory activity number 3 before tayo mag-proceed. Oh, pag-aaral. Sir. Kapag po talaga nagbo-button, sir, isang layer lang po talaga? No, doesn't matter kung isang layer or maraming layer. In-organize ko lang yung sa akin na ang button ko ay nasa isang layer lang. Nasa inyo yun. Kasi may kanya-kanya naman tayong style. Kung saan kayo komportable, go kayo. Thank you, sir. Okay. What else? Of course, since nag-background music na tayo last meeting, lagyan nyo din naman to ng, ano, ng effects or background music. Okay. So, and then meron akong sinita ng mga iilan na yung vector nila is hindi gawa sa Adobe Anime. Pwede naman kayo gumawa sa Photoshop or sa AI, mag-image trace kayo. Pero ang ayoko lang is kukunin nyo yung pinaka-character ninyo directly from the internet. Okay. So parang dinownload nyo lang. So naging parang PNG lang siya. Or picture lang siya directly. So i-create nyo guys. I-create nyo. Create it on your own. Create it from scratch. So, yung mga character nyo. What else? Other questions? Wala na ba? Sir, pwede pa rin po sumali yung iba. Oo, open naman to ah. Hindi pa rin po na-accept. Hindi naman dapat ina-accept kasi ano naman. Naka-open lang naman tong class. Anybody could join as long as may link ka. Sino bang nawawala? Okay, proceed tayo sa next nating agenda. Next natin is wala po tayong official assignment na pwedeng ma-record sa ating midterm period. So, yung next po natin is assignment. Okay? So, ito po yung assignment natin. It's a mobile personal profile. Okay? Mobile personal profile po siya. So, ito yung example ni Barbosa nung last year. So, wala palang screen. Sorry. Wala palang screen. Share screen. Ano yun? Okay. So, ito po yung assignment natin na last activity for midterm before the midterm examination. Okay? Pero i-record po natin siya sa assignment period natin. So, gagawa po kayo ng personal profile na compatible sa isang mobile screen, okay? Or sa mobile na version. So, may size din naman to dun sa instructional manual natin kung anong size ng gagawin. So, for example, hamburger menu gagamitin nyo dito. Pag-click nyo yung about you, then lalabas about you. And then, something about yourself, mga gawa nyo before. And your resume, your contact number, your email address, or your Facebook, your Instagram, and whatever contact. So it's all about a personal mobile app.
okay, or personal profile na ang design is naka-mobile yung design, okay, na pwede nating ma-install sa mobile. So, ang target po nito is dapat next week pa. Okay, hindi po to din next week. Itong activity na dalawa na to is for this week at saka next week po. Okay? Para next meeting, magamit ko yung oras para sa consultation ng project ninyo na dapat ang project ay meron na kayo before mag-start ang midterm. Kasi by entire finals yan yung tatrabahuin nyo yung finals natin. So less lang yung activity natin para hindi masyado mabigat. So dapat makapag-usap na tayo about your project. Okay? So last two activities tayo for midterm. And then, bago tayo mag-proceed sa midterm examination natin. So, ang... What else? Ang example ay... Okay na tayo dito sa... Okay, kasi after nito, if we have time this week again, or next week maybe, we will have discussion about action script na talaga yung matinding pagko-code na ng or matinding action script example na. So gagawa na tayo ng mga shooter games after this. Okay? So kasi more of animation pa lang naman yung nandito yung mga example natin ngayon. So by after nitong dalawang activity is purely action script na yung gagamitin natin. Wala yung isa kong example. Okay, ito yung isang example ni... Okay, ni Barbosa nung siya'y gum... So, yung activity number 3 natin, paki-import din po into a MP4. So, paano po mag-import ng MP4 to MP4? So, go to file and then mag-i-export. Sorry, mag-i-export lang tayo to movie file. Or Ctrl-Alt-Shift-S or video, sorry, video. Video pala. Kasi ang movie file, SWF lang pala yan. Pag video, so, magiging MP4 po yung labas nito. Okay? So, for example, this one, then export natin. Convert video in Adobe Media Encoder. So, siset nyo lang yung size natin. So, maging MP4 na po yan. Okay? And then, isama nyo po sa submission yung video file nyo sa attachment sa pag nag-send na kayo sa akin sa email address ko. Okay? So, we have... Nangalahati na tayo. Okay? Nangalahati na tayo sa ating activities for this semester. So, mabilis lang. Okay, question guys. Concern, clarification. Chedi. Sir, yung ano lang po, clarification lang po ulit sa yung sa midterm po sir, di ba, individual po ulit? Yes, individual po yung midterm. Okay po sir, thank you po. Yeah. Who else? Ang konti natin ngayon. Sino pa? Wala na ba? Siguro nadalian lang kayo kasi wala na kayong question. Sir, hello? Hello? Yes, please. Dapat po ba malaman yung ano sir, yung gagawa ka po ng button sa loob ng button? Yung parang pag-click mo po ng button sir, is mabubunta ka sa page which is meron pang button dun ulit. Yung parang dun sa example na pinakita niya sir, dun sa basketball. Ah, okay. Trick lang kasing ginawa doon, pinatong lang siya sa isang button to button. So, parang wait lang.
Try kong magbukas. Naka-hide lang actually yun. Wait. Tapos po sir, may ano, meron siyang buttons doon, which is yung play, yung pause, then yung back. Yes. Oo, tama ka. Buksan natin. Okay, ito yung example na tinatanong. So, kung nakikita nyo, parang isang button lang siya, pero actually maraming button to. Okay. So, for example, ito button. Sa frame number 1, so, nakalagay dito ay stop. Okay? So, and then, pag punta natin ng frame number 2, ang button natin is nag-iba. So, naging flying bird na to. So, kung tatanggalin mo to, kung mag-on yung skin ka, ayan. So, meron siyang button sa likod. Okay, sa ibang frame, ng ibang, sa same layer, pero sa ibang frame. Okay, so, pinrick lang yung mind natin, nakala natin isang button lang, pero meron siyang button sa loob ng isang button. So, ganun ko siya ginawa. So, para may trick lang. So, ito, then this one is ibang button na naman. And this one is ibang button na naman. So, nagbabago siya sa yung stop, play. Okay. So, dalawa. So, ito stop, ito play, then stop, and then play, and then stop, and then play, and then stop, and then play. Since merong apat na button na meron tayo. So, since ito si Mina to, nandito siya sa pinakalas na button. So, dyan siya magka-line sila. Okay. Na, and then this one, and then si Hawk, ito yung play ni Hawk, and then ito yung play button, then stop button ni Hawk. So pag nag-stop button kasi, ito yung tatawagin. Okay? So, same here. So, si Mickey Mouse. So, sa loob ni Mickey Mouse, ito yun. Kung bubuksan mo yan, nandiyan siya. And then, ito yung, oops, ay ito pala. Ito yung play button ni Mickey Mouse. Ayun. So, tapos pag in-stop, so, ang tatawag kong frame ay itong frame number 6 ni Mickey. So, ito yung stop niya. So, parang may dalawang image ako dyan. So, yung play at then yung stop. So, ganyang trick yung ginawa dito. So, but there are other ways na magawa din yan. So, kung meron kayong na ibang logic para ma-execute yung activity niyo. Okay? Ayun, what else? Si Go. May question si Go? Sir, pwede po pa-play po nung kanina nun, sir. Yung kay Mickey Mouse po. Si Mickey Mouse? Oh, tingnan ko lang po yung output, sir. Yan. Ay, sorry. Pinakashin. Yan, so pag si Mickey Mouse, pag naka-play siya, ang button dito nako-convert to stop or ang pinapakita niya stop, napunta siya sa ibang frame. Okay. And then pag in-stop mo yan, so babalik si Mickey Mouse dito and then yung Mickey Mouse mo ay babalik sa frame number 6. So ito frame number 5 and then ito frame number 6. Kino-call niya lang via click of a button. So, same dito. So, ito ay frame number 3. Then, frame number 4. Ito naman, frame number 7. And then, frame number 8. Okay.
Bye, sir. Thank you po. Okay. Anything else? So, para makatulog lang kayo ulit or makapag-start na tayong gumawa. So, hindi na kailangan ng video tutorial, I think, dito, okay? So, madali lang naman siya gawin. Hello? Hello po, sir. So, wala nang question? Masisend po yan sa model, sir. Yung laboratory manual po. Laboratory manual. Nasa ano to? Nasa G Drive lahat ito. Hanggang ano, activity 4. Ayaw nga pa. Sige po. Thank you nandun po. Nandun siya lahat. Pero ipopost ko rin mamaya sa Moodle. Okay. Thank you po. Yeah. Thank you po, sir. Okay. Pag wala ng question, guys, thank you for coming today. And I hope to see your activity as soon as possible. Okay? Bye-bye. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Bye-bye. Yung gusto mo pa-consult, you can stay. And then let's talk about your project. Kami, sir. Magpapa-consult po. Okay. Wait lang po, sir. Shout out kay sir dyan. Magpapakonsult. Sir, sa section ng IT 33 po. Okay. Yung naisip po namin kasi sir, ano po? Education game po, sir. Ang target po namin is yung mga elementary students po, which is yung anong game? Hello? Well, sir, sorry po, nawala. Nawala. Yung ano po, sir, kanyari po, animals po siya, sir. Ngayon po, mayroong pictures. May picture po siya. Ang gagawin po nung student po is identify niya kung ano pong animal po. Or meron naman po isa pa pong option na kunyari, may sound po doon. Tapos papakinggan po nung student kung ano pong klaseng hayop po yun. Yun yung unang proposed game po namin. Okay. Ano itatitle niyo sa ano sa game niyo? Ano po, sir? Pag-iisipan po namin po, sir, kung ano po yung title, pero yung game po, ganun po yung process. Okay. Tapos yung pangalawa po at saka pangatlo po, yung mga ka-members ko na po yung magtatalitato. Oh, sige. Anong yung iba? Yan po, sir. Hello po, sir. Hello. Yung section po naming naisip is
or yung ano po, human organ po. Okay, tapos? Ang bali po ang mangyayari is may figure po ng human body, tapos i-identify po yung human mga parts na yon. So may dalawa po yun, is yung play game and yung trivia. Yung trivia po, dun, bawat click niyo po ng organ is i-identify po, sasabihin niya po kung anong organ yon and description. Tapos sa play game po, may tatanong po siya na kung anong organ daw po yung ganun. Yun po. Anong sinong target niyo dyan? Ganun din po, elementary students din po. Ano ba sa elementary level tinuturo yung ganyan? Grade 4 and 5 pa, mga ganun. Hindi ka sure? Grade 5 and 6, sir. Mga ganun, sir, pa po. Pataas. Grade 5 and 6. Ano, tinuro sa grade 5, ituturo ulit sa grade 6. Sir, bali ano, sir. Yung target, pinaka-target po namin po, sir, yung ano. Kadalasan po kasi sa grade 1 kinder po kasi mga ganyan pong bagay. Kailangan po nila po kasing matutunan yan. Katulad nung pangatlo po na propose namin yung planet po. Na kung saan, mayroon mga picture ng planet po. Tapos may shadow na planet kung saan nidadrag nila yung shape ko. Kung ano, tsura nung planet ni shape po, yung shape po ng planet na yun, tapos idadrag nila dun yung picture na yun dun sa shape na akma dun sa kailangan po. Tapos pag natama po yung sagot, lalabas po yung trivia ko anong planet po yung dinarag nila dun sa picture na yung parang matchmaking po siya nung nangyari. Tandaan mo ah, yung mga planet almost parehas-parehas lang ng shape yan. Yung pinagkaiba lang yung ibang planet is meron lang siyang ring. So ngayon kung hulaan mo kung anong shape yung planet, puro bilog lang yan. Paano mo ma-identify ng shape pinagkaiba ng Earth sa Mercury? Parehas lang naman yun. Kung magbe-base ka sa shape. Pwede rin po kami mag-base cell sa ano po, sa kulay po. Sa kulay? Oh. Ano nang pinaka-objective nun? Kulay na. I-identify ng kulay, hindi na-identify ng planet. PSK, excited ah. Mag-ano na lang kayo, may suggestion ako sa inyo. Ano, ang target niyo is parang Manila Zoo. Pwede pangalanan yung Manila Zoo, yung game. Tapos may 3 category yung game. Ang first category is all about ang pangin. Huwag na lang. Iba na lang. Nag-iisip ako eh. Sige po. Di ako makaisip ng tamang title, pero maybe parang ang game is connected siya together. Yung idea is, ang first type ng game is parang Farmville, okay? Na mag-harvest ka ng mga puno. Okay? It's all about halaman. It's all about fruits. Okay? It's all about fruits. So, and then, yung second part ng game, parang level 2, it's all about mga animals. Mag-milk ka ng cow, so magaganon ka, pak, so may animation, tapos dadami yung milk. Okay. Ito yung milk na yun is may iipot, so dadami, maraming bottles. Okay. Example lang yun ha. Then the next part of the game, yung lahat ng mga na-harvest mo is ibibenta mo. So, magkakaroon ng calculation doon. For example, mamimili ng order. Okay, gusto ko ng 5 glass of milk. Kiklik ko. Tapos, magkano worth ng glass of milk? Okay? Tapos, 1 bottle plus 2 bottle, ilan? Parang ganon. Tapos,
gusto ko ng lemon, okay? Yung lemon na na-harvest ko rin doon sa first game ko, okay? Na pina-identify niyo siguro sa mga bata kung anong klaseng fruits yun. Okay, anong klaseng fruits yun. Then may trivia about the fruits, kung anong vitamin siya. Ano ba to, root crops ba to? Di ba may mga ganon? Root okay. crops. Ano ba yung iba? Yung salaman, di ba may mga root crops, may hindi root, may next. Parang tatlo yun sa nakalimutan na. Okay. So, yung ganong, yung, nag-gets yung idea? Ano sir, pambaga po, kung ano po yung ma-harvest po namin? Parang nasa farm ka. Opo, sa, mabibilang po kung ilan po yung ma-harvest po. Yung sa pinaka-last part ng game, parang may story. Tapos yung home screen nyo, parang isang magsasaka. Tapos, ano, yung animation maglalakad siya dun sa farm niya as a parang bukit niya. Okay po. Tapos play button, tapos may mga lumilipad na ibon, tapos may cow sa gilid. Okay, tapos may mga chicken. Tapos enter game. Di ba, gano'n. So may animation siya sa play main screen. Enter game. So pag enter game, first game, may goal sa first game, hanapin lahat ng mga root crops, gano'n. Hanapin mo, i-harvest mo, tapos mapupunta siya sa basket. So mag-a-animate, mapupunta siya sa basket. So bawat item na kukunin mo, pwede ka maglagay ng trivia. Okay. And then, ang next level nung first game is, okay, after root crops, hanapin mo naman yung ganito. So pag na-complete mo na yung level na yon, puproceed ka sa pangalawa. So punta ka naman sa other side ng farm mo, maglalakad ulit yung farmer. Yung other side ng farm mo is mga hayop naman yung mga nandun. May cow, may chicken, di ba, may pig, may fish, ganon. Okay. Tapos i-identify anong aling cow dito yung pwedeng i-harvest yung milk. So tapos i-click mo yun, tapos may animation nag-harvest, nagkaganon ng milk, ganon. Okay. So kaya yung makapal yung ano, balahibo, ano ba yung sheaf? Sheaf. So, i-harvest nyo yun. Tapos, pagdating sa third level, lahat ng mga na-harvest nyo, mapunta doon, tapos pwedeng bilhin. Merong lalabas na character, tapos usap-usap, o magkano ganito, okay. Parang nasa market ka, and then, gusto ko nito. Okay, alam mo, fresh yan, galing pa yun sa keme-keme, ganun, may background music. Tapos, okay, I get two, so add cart. Oh. Gusto mo pa ba? Oh? Tapos magka-calculate. Tapos, gumawa ka ng konting mini-game doon ng computation. Okay, 1 plus 1, parang 2 plus 2. Okay, 2 times the quantity of by 7. Okay, 7 times 3, kasi tatlo yung binili. Okay, parang ganun, may story ah. Okay po, sir. Sige po. Thank you po. Anong okay? Okay? Gusto nyo ba yun? Ngayon ko lang naisip kasi bibigay ko sa iba yun. Maganda kayo. Ang balak ko na lang po sir, doon sa pangatlong game po, ay kategory po. Kumbaga, display na lang po sir. Ano display? Yung mga nakuha po lahat ng mga crops po, pati nung animals po. Tapos po, doon na lang po papasok po yung mga trivia po. Hindi po doon sa during the harvesting po, tsaka yung pagkuha po sa mga animals. Yung sa pangatlong kategory na lang po, doon na lang po papasok yung mga trivia po. Kung bakit doon? Ayoko, gusto ko doon sa una at saka okay. Pangalawa. Okay sir, sige po. Para magpo-focus ka doon sa pangatlo sa computation. Ah, okay po. Gusto nyo pa yun? Gusto naman, sir. Pwede po. So, yun na yun. Mag-isip na lang po kami ng title dun po. Oh, sige. Sure kayo, ha? Opo, sir. Thank you po. Okay. Thank you po, sir. Sige, lumayas na kayo. Bye. Bye po. Thank you po. Who else?
Leo, hi Leo, I'm waiting for you. Hi, go. Pakita ka naman. Pakita mo naman kagwapuan mo. Ha? Hindi kasi sir, starter lang po ako ni, ano, ni Andre sa proposal namin. Siya talaga yung mag-explain. Pero, paano siya sir eh? Web app na may kasamang animation. Okay, so paano web app? Travel app po. Travel app? Okay, yay! Gusto ko yan. So, paano? Mag-share kayo, pwede naman. Ano yung screen nyo? Paano ba mag-share ng screen? O pwede na kayo mag-share ata. Wow, taray. Hello sir, kita na po ba yung screen ng Word? Yes, nakikita ko. Sige po, screen na po sa clip. So, ito pong website na gagawin namin is hybrid po siya ng animation tsaka business logic ng website. So, yung title po namin is Traventures, which means travel adventure, sir. Pinagsama lang po. So, description po, a travel web application that will help traveler to find an itinerary to their dream travel. So, ano po ba yung mga modules niya? Siyempre, unang-una, user can share their travel experiences. Pwede rin po sila mag-comment and makapag-share. Tapos, yung user din po, pwede po sila mag-promote ng businesses nila or ng kanilang travel agency ng libre lang po. Mm-hmm. Tapos, users can use real-time chat para sa mga communication po nila. So, paano po papasok yung web animation dito? Bali, meron po kami gagawin na dynamic map ng Pilipinas po doon po sa pinaka-homepage po. Once na i-hover po nila yung Metro Manila, lalabas po yung animated view ng Luneta, Intramuros po, kung ano po yung mga sikat na tourist spot sa Manila. Okay. Ayun lang po yung naisip naming module sa ngayon po. Pero pwede rin po namin dagdagan. So, syempre po, lahat po for free. Lahat for free. Paano po kikita yung website? Kasi pinasok din po namin yung business logic. So, gagamit po kami ng Google AdSense. Okay. Promotion, saka advertisement. So, para yung goal po kasi namin, sir, yung gagawin po namin website is maaari po namin magamitin ay nagagamitin as a startup po namin. So, yung mga on dahil po sa mga research namin, sir, nakahanap po kami ng mga prospect earnings pag sumikat po tong website na to. Bali, kukuha po tayo dito sa eto, sir. Siyempre, sir, wait lang, sir. Baka nagulo yung format ng biloksan ko. Yan, sir. So, if we have ads about businesses in industrial, syempre, sir, monthly page views natin, palagay natin meron tayong 50,000 viewers per month, yung potential annual revenue po natin is nasa, ano, sir, $6,000. Syempre, hindi lang naman po yung ads na yun yung pwede natin i-implement. Pwede rin po tayo mag-implement ng about food and drinks. Tapos ito po yung revenue. So marami pa po sa pagpipilian po rito sa Google AdSense. So sir, imagine po natin kung 50,000 pa lang po yung viewers ng web natin. Siyempre, patagal ng patagal, possibly po na sumikat yung website. Tapos magkaroon ng millions of viewers, sir. So dahil dun sa ads na yon, dun tayo kukuha ng pinaka starting capital natin. Bali, ang kailangan nilang po is development type. Ayun lang po yung ano namin, sir. Okay. Yung proposal namin. Yay! Bali, pinaghalo-halo po namin yung mga gusto nilang gawin. For example, bali nangyari po kasi, sir, half of group po kasi namin, may gusto po nilang i-pursue yung animation. Tapos yung half of group po namin, gusto po nilang i-pursue yung web coding. Kaya yung po, pinaghalo po namin, sir. Okay, perfect. Alam mo, natutuwa kasi ang husay mo na magsalita, di ba? Pang ano mo na talaga, ang confident mo na talaga. Yay! Okay, naka-live tayo.
bisita ako. I'm so happy, Andre. Good, good time. Oy, ano, PM natin yun na pag-usapan natin paano natin mapagaling na, mapagandahan yun. Sino pa? Sino pa? Malina. Oy, Riaka. Siya pa si Riaka. Kayo, wala kayong paramdam. Okay, pag wala na guys, thank you for coming today and see you next meeting, okay? Bye-bye! Bye-bye! Inaalam ko pa kung kaya ni Ars. Kaya yan?